Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, Batikang Broadcast Journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating studio sa Elizalde Broadcasting at sa ating pong programang pang-araw-araw na Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po, ang inyong kadiskarte. Siyempre, ngayon po ay sinikap ko na maging on time kasi kahapon na late na naman ako, hindi ho ba? Kaya nga ho, nahihiya na ako kasi sabi ko lagi akong late sa aking 3 o'clock na programa. This time, talaga hong sinisiguro ko na wag na akong malilate at sa iba pa. Pero kanina po, hindi tayo nakapagprograma ng ating EB Talakayan. I'm so sorry po kasi may dumating tayong bisita. At siya po ay pagkatapos namin mag-usap, siya po ay nagkaroon ng programa. Yan po si Ginoong Willie Kichongko. Yan. So, mga minamahal kong kadiskarte, ngayong araw, no, bagamat narinig ho natin sa malalaking network at siyempre sa YouTube, sa mga Google, nakita, narinig ho natin at nabasa na meron hong mga low pressure area na parating at saka nagbabadya na naman ng kabagyuhan. Sabi ho, baka daw sa Webes o sa Makalawa ay magkaroon na naman ng bad weather. Eh ngayon ho, medyo umaaraw at maganda ang parang summertime eh, hindi ho ba? Kakatuyo tayo agad ng mga sinampay at saka maganda. At kailangan din naman po natin ng ulan. Huwag lamang yung labis-labis, no? So, yan po mga minamahal kong kadiskarte. Tayo, maraming pag-uusapan kasi alam nyo, ang bawat kaganapan ng ating sa araw-araw sa ating bansa ay kinakailangan maging aware po tayo. At pahapyaw natin pag-usapan ang libing ng ating kaibigang si Mr. Percy Lapid. Siya po ay inatid na sa kanyang huling hantungan noong Sunday. At siyempre, nakita po natin ang katotohanan ng napakadami ho ng nakipaglibing sa kanya. Mahal siya ng sambayanan. So, kaya po nananawagan tayo sa ating mga kaibigan. Nakalagay nga po sa dyaryo yung isang litrato ng isang pinaghihinalaan na siyang sa krimen na naganap, na sabi kung sino man daw po ang nakakakilala o medyo merong tip na maibibigay para sa magamit na investigasyon sa naturang ika nga po ay krimen, ay magkakaroon pa ng pabuya, no? Diyan ho natin nakikita na kung gaano po kaseryoso ang mga mamamayan natin at syempre yung ating pong mga ang ating pong gobyerno tumutulong din. Kaya nga po tayo ay nagpapasalamat at syempre tayo po ay nagdadasal at the soonest possible time sana po ay mabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng ating minamahal na magaling na broadcaster si Ginoong Percy Lapid. So yan po mga mahal nating taga-subaybay. Ngayon naman yung mga pag-uusapan natin ay walang iba kundi tungkol sa SIM card. Nako, importante ho ito talaga sa buhay natin, no? Sabi nga ho, makalimutan na natin yung pera, magagawan pa natin ng paraan pag tayo ay aalis ng bahay. Pero ang ating cellphone, pag nakalimutan, sigurado babalik tayo kahit na nandoon na tayo sa kalagitnaan ng pupuntahan natin. Bakit po? Sapagkat ang cellphone ay number one pangangailangan natin sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi po ba? Kasi andiyan yung communication eh. O kung kayo may napalayo sa inyong mag-anak o sa inyong mga kaibigan o sa inyong trabaho, cellphone ang ang lulutas sa mga problema na yan. Isang tawag lang, ika nga nagkakaroon na kayo ng komunikasyon at sa nagkakaroon na ng pagkakaunawaan kung ano man yung mga gusot-gusot na yan. Hindi po ba? Kaya ang cellphone ay napaka mahalaga.
Pero sang-ayon ngayon, ang president, ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nilagdaan na ang SIM Card Registration Act. Nako, matindi yan, no? O ang sinasabing Republic Act number 11934. Yan po ang unang batas na kanyang nilagdaan. So, pag-usapan ho natin, cellphone, mahalaga. Pero syempre, hindi gagawa ng cellphone pag walang SIM card. At sangayon sa ating batas ngayon, ay pinirmahan na ng Pangulo ang kanyang unang batas, the SIM Card Registration Act. Yan po. At nitong nakaraang Lunes, no? Lunes po yun, October 10. Kasama ron sa ang kahit na anong government-issued identification documents. Kapag ka po kayo ay magpaparehistro, kinakailangan po, meron po tayong valid ID. It's either, yung mga government IDs will be welcome. Eh siguro, mas maganda kung national ID, kung meron na tayo, no? Para wala nang kutso-kutso. But then, kung mga ibang valid ID, halimbawa daw po, narinig ko nga kanina yan sa radio, sa isang network na na kilala eh. Sinasabi, kahit na nag-submit kayo ng, halimbawa ako, nag-submit ako ng driver's license ko, aba, eh kinakailangan pa ba palahuyon ay iimbestigahan pa o i-counter-check ng naturang ng naturang ahensya. Kasi po, alam nyo naman, dito sa atin eh, talagang nagkakaroon ng medyo malawakan din yung rito, yung mga fraud documents na sinasabi, no? Pero this time, hindi ho tayo makakaligtas dito sapagkat before approving na sinasabi na kayo ay nakapag-rehistro na, na-rehistro na ang inyong cellphone, ay kinakailangan na-rehistro na rin at na-verified ang mga ID na inyong isasubmit. Yan ho. Kahit na anong dami ng inyong SIM card na gagamitin, alam nyo naman po, ang ating pong cellphone na makabago ay merong mga minsan double SIM yan, di po ba? So, meron kayong Smart, meron kayong Globe. Pero pag gumamit kayo ng mga SIM card ngayon, this time, be sure na nakarehistro yan. At ang sinasabi po rito, yung mga bagong bibili ng SIM card, yung mga bagong bibili ng SIM card ay kailangan ho na ipaparehistro yan doon sa mga nagbenta ng SIM card. Di po ba? At sinasabing, at naglalayon sa na anumang telco companies at mga direct sellers o to ask for a valid identification documents before the seller can give you a SIM card na inyong bibilin, no? Obligado po ang mga telco companies o yung anumang nagbebenta diyan ng mga SIM card. Opo, kasi may penalty ho 'yan pagka tayo ay lumabag dyan, matindi. 2 years kulong at 4 milyong multa sa pasaway. Wow. Meron ba ho tayo noon? Ay, makain nga. Wala eh. Hindi nga po tayo, yung ating pong mga kababayan. Napansin niyo po ba, mga kadiskarte ko, na ating pong mga kababayan, even na yung mga nasa bundok na, o ibig sabihin, yung mga nasa far away places, na mga nasa probinsya, eh talaga mamamangha kayo, lahat po sila ay mga naka-cellphone. At ito po, isa kong napansin sapagkat ako'y this time nagko-commute, no? May mga sumasampa hong mga badyaw sa mga jeepneys, no? Sa mga PUJs. Alam niyo po ba na mamalim sila pero may dala po silang cellphone. Nakita niyo po? Ibig sabihin, hindi naman ho natin sila minamata o kinukutya. Hindi po. Maganda po yun, updated sila. Hindi po ba? At syempre, kailangan nila sa buhay nila rin yung magkaroon ng cellphone. Hindi lamang po tayo, kundi lahat po ng mamamayan ay bibigyan natin ng pagkakataon. At syempre, hindi natin sila mamaliitin sapagkat kung ano ang pangangailangan natin, pangangailangan po ng lahat. Hindi po ba? Kung tayo po ay nangangailangan ng cellphone, ay bakit lahat ho, mangangailangan ng cellphone.
Hindi dahil sa sila ay ganito, sila ay nasa probinsya, ganyan, hindi na nila kailangan. More so, na kailangan po nila. Lalo na po yung mga bumaba dito sa Maynila na nanggaling dyan sa probinsya para makipagtalastasan sila doon sa kanilang mga kamag-anak na naiwan nila. Importante po talaga yung cellphone. Pero ngayon, sinasabi ko nga po at ina-announce natin ang magkakaroon na tayo ng SIM Card Registration Act na nilagdaan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung kaya't yung pong mga hindi naka yung pong mga bagong bibili o nakabili pa lang, kailangan nakarehistro po yan. At ang sinabi naman po, yung mga mamamayan natin na na ginagamit ang kanyang SIM card, katulad ko po, ilang taong ko nang gamit ang SIM card na to, ay hindi po yan hindi po yan dahilan o hindi yan ang magiging sanhi para hindi natin irehistro the more. At intayin po natin kung ano ang direktiba mula sa ating gobyerno kasi hindi pa ho nila sinasabi kung hanggang kailan tayo bibigyan ng tamang panahon para marehistro po natin ang mga SIM card na matagal na po natin ginagamit. Well, sa isang banda, maganda po yon dahil sa yung mga scammers ay medyo matatakot na yan. Kasi pag naparehistro ho ang lahat ng SIM card, isang ano lang sa internet, palagay ko ho, alam na, matutukoy na kung kaninong SIM card yon. Di po ba? Maganda rin. Pero may isa po tayong agam-agam doon, yung sinasabing yung ating pong mga personal na mga details, no? Yung mga importante, baka ho malaman ng mga iba. Siyempre, importante ho sa atin yan. Di ho ba? Siyempre, kinakailangan din na bibigyan tayo ng sapat at tamang pangangalaga ng ating mga detalyadong mga papeles o mga dokumento na para kumbaga ibinigay nga natin ang ating mga dokumento o may kopya sila, but then we should be assured kung ano yung magiging magiging implikasyon nito sa ibang tao kasi alam nyo medyo ngayon ho mahirap ng malaman ng ibang tao yung mga importanteng bagay-bagay para sa inyo katulad halimbawa yung bank accounts number so and so. Saan ka nakatira, yung mga ganyan, di po ba? Kasi baka mamaya may banta sa buhay mo, alam na kung saan ka aabangan, pinag-aaralan. Sinasurveillance ka na kung ano bang gagawin sa'yo, kung anong mga akto ang gagawin, mga ganyan ho ba? Pero siyempre na tayo po ay nananalig sa ating gobyerno na hindi mangyayari to dahil sa meron silang kaukulang mga hakbang para ang ating pong mga mamamayan na siyempre na napaparehistro ng mga SIM card, siyempre may tinatawag tayong nakagwardya naman ng ating mga detalyadong mga importanteng mga papeles, di po ba, na isasubmit natin o sasabihin dyan sa mga telecom company. At siyempre po, kapag ka tayo ay may mga SIM card na bago, you know, importante kasi bagong-bago pa nga itong SIM Card Registration Act na to. Ngayon, kung luma yung SIM card mo, wait for the announcement ng ating pamahalaan kung hanggang kailan nga po tayo bibigyan ng palugit o kung hanggang kailan ng bibigyan tayo ng mga panahon kung para parehistro natin ang matagal ng SIM card na ating ginagamit. Yan po, at yung mga SIM card na yan, no? Paano naman po kaya yung alam niyo po, nawalan ako ng SIM card that was a year ago, no? Nawala yung, hindi ho SIM card actually, yung cellphone. Of course, yung cellphone may SIM card yun. Paano kaya ho yun na ma-rehistro niya ba yun sa siyempre, gagamitin pa rin niya yung SIM card na yon. Baka ho gagamitin, paano yon? Yung mga nakaw na mga cellphone with SIM card. Kung hindi pa nga ho nare-rehistro,
registro niya sa pangalan niya yun. Pero syempre, nakita niya yung pangalan ko doon sa, kung marunong lalo ho yun, magkakalikot ng cellphone, malalaman niya kung sinong may-ari. Natural, di ba? Madaling malaman yon. Ngayon, paano niya i-re-register o kaya itatapon niya na ba yung SIM card na yun? Mabuti kung itapon na lang niya para wala na hong involved doon kung ano, kung saan man niya gamitin yan. Di po ba? Kasi tayo pinangangambahan natin yung maka, halimbawa, minalas tayong nawala ang ating cellphone at syempre ang cellphone may SIM card. Pag mawala yan, at syempre kahit hindi niya kilala yung may-ari, pwede niyang itawag, tawagan. Nakalagay naman dun sa ating, ano, kung ano yung number natin, di po ba? Ang problema lang, hindi natin alam kung ire-rehistro niya yan o itatapon ba niya yung SIM card. Yan o. So, kung ire-rehistro, eh, syempre, kung kayo naman, gusto niyong i-rehistro yun pero nawala na, dapat pa ba natin i-rehistro yung mga nawalang SIM card? Hindi na siguro, di po ba? Kasi, kumbaga, eh, nasa kamay na nun ng hindi, ng ika nga, eh, yung mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Kasi kung sila po ay mapagkakatiwalaan, naturalmente, maawa sila doon sa tao, ibabalik nila yung ano, cellphone. Pero, bihirang-bihira po mangyari ang ganon, no? Tulad ng pag, alimbawa, nawala ho yung wallet nyo na ano nyo, na, kumbaga, nakalimutan nyo sa inyo nilagay dahil nagbayad kayo ng, alimbawa, nagbayad kayo ng kinain nyo. Katulad yun ang nangyari dito sa aking technical man dito. Biro nyo, kumain siya na, sila ng anak nila, ng anak niya, silang dalawa lang. Tapos pagdating dito sa studio, tsaka pa lang niya nalaman na nawawala ang kanyang wallet. Eh, yung kanyang mga ID ron ang kanyang hinahabol. Sapagkat, kakapag enroll pa lang niya o kakapag apply pa lang niya ng mga ID'ng kailangan niya. Biruin niyo yun na not even a week. Pinaghirapan niya yung mga ID, postal ID, mga kung ano-ano ID. Sinabi niya sa akin eh. Tapos biglang nawala yung wallet. Eh, yung kanyang wallet, although may lamang pera, ang pinanghihinayang po niya ay yung mga dokumentong nandun, yung mga IDs. No? Katulad ko po, siyempre meron tayong GSIS ID, ano pa yun, yung ID natin sa pagmamaneho, driver's license, ano pa, mga ID mga kung ano-ano, yung PIN ID natin, nandyan lahat sa wallet yan, kasi mga importante ho yan, at from time to time, kinakailangan po natin na yan ay dalhin. At syempre, yung mga TIN ID, hindi naman ho natin memoryado yung mga TIN natin eh, hindi po ba? Pero kailangan ngayon siguro, memoryahin na natin. At syempre, yung mga tumatanggap ng pension sa government, GSIS ID, hindi rin natin memoryado yung ating TIN number, yung TIN number natin, yung number ng account number natin sa GSIS, hindi po ba? Kung kaya't pag-iingatan ho natin na mawala ang ating wallet, na kung saan sinisiguro ko na nandoon ang inyong mga ID. Kasi nandyan po ang ating mga number one pangangailangan sa araw-araw, yung mga IDs natin. Lalo na yung mga senior citizens ID. Anything na we buy, we have to present our senior IDs. Lalo na kung tayo kakain po sa restaurant, di ba? Kailangan tayong mag-submit ng ID na ating senior ID. Yan po ang madalas na mawaglit. Kung kaya sinasabi natin o pinapayo natin sa ating mga kadiskarte, if I were you, ano nyo po yan, ipa-xerox copy nyo yan. At syempre, may xerox copy kayo sa bag nyo. At syempre naman, ang original copy ang kanilang tinitignan. Pwede pa, lahat po ay paggagamitan ng senior ID. Ano ba, pagkain, yung sa bus transportation, lahat po yan eh, di ba? Halos lahat ng ating mga transaksyon. Naalala ko po, nung ako yung my younger years, nagpunta ako sa malayong lugar, pag meron ho kayong driver's license sa Amerika, pwede kayong makipag-transaksyon sa government and private entities, no? Tinitignan ho nila kung meron kayong driver's license. No question asked na, sapagkat wala ho dong fake na driver's license. Yun ho ang maganda. Hindi rito kamukha sa atin sa Pilipinas. I'm sorry for the LTO. Pero ito po, I'm talking about the past few years. Alam ko, ngayon ho, hindi na nangyayari yon. Past few, several years ago,
Bago pa mag-pandemic, marami hong nagsasabi na maraming nagkakaroon ng fake IDs sa driver's license. Eh, totoo naman po yan, di po ba? Eh, sabi nga ho nila, may nagbiro pa eh. Kahit na bulag dito, may driver's license eh. You see? Ibig sabihin, nape-fake ho nila ang driver's license. Pero ho, doon, hindi sa Amerika, hindi kailanman na mape-fake. Kasi pag nakita ho yung driver's license nyo, itinapat na ganun sa kanilang testing. Sigurado ho yun na totoo yun. Dahil kapag ka sila po ay nakapag-issue ng driver's license na peke or what, sila po ang mapipinahan yung pumirma doon. Kasama ho sila sa demanda. Yan ho kagandahan. Ngayon naman, ay alam ko naman po na malaki na ang pinagbago ng ating LTO, no? Land Transportation Office. Sa Amerika, DMV naman yon, Department of Motor Vehicles. Alam nyo po na ngayon, talagang ano kayo, sasalang kayo sa examination. And before that, hindi lang sa examination, kukuha pa kayo ng ano, ng i-enroll kayo sa isang driving school na kung saan accredited ng LTO. Di po ba? At pagka kayo ay nakapasa doon, tsaka pa lang kayo mabibigyan ng student permit. At ang syempre, student permit may certain ano po yan, months na dapat ninyong mahawakan muna and then saka kayo kukuha na naman ng exam for the non-professional driver's license. At syempre, you have to pass the written exam and of course, yung tinatawag na actual examination. Na, di ba? Yung actual examination ay talagang dapat na maano nyo yun, mapasahan or else hindi kayo makakakuha ng driver's license. Pero for the first, for the meantime, meron po tayong shout out from Diding Elizalde of San Jose Antique. Paano, Tita Mel, pag nawala yung phone mo at gagamitin ng nakakuha ang SIM card at sa pangalan mo ang account at di yun maparehistro, sinong magbabayad ng penalty? Well, palagay ko, kailangan i-report na agad dyan sa kinauukulan at sabihin mong nawala. Magpaano ka siguro ng, ano, sa palagay ko lang, ha? Magpa-apidabit ka na nawala yon. At kung iyon man ay naparehistro na sa pangalan mo, yun na, ilagay mo na nawala at ito ang katunayan, nagpagawa ako ng affidavit of loss. Palagay ko yan ang pinakamagaling, no? Salamat, Diding, for your question, no? Thank you very much. At kumusta kayo diyan? Wino-work out na natin yung inyong ID siguro. Kasi nag-absent yung isang IT natin, dalawa nga sila. Baka bukas nandiyan na, no? Ang dalawang gagawa. Pero nakagawa na 'yon, pino-format na lang yung mga kailangan. So thank you very much for your comment, Diding. At sige, I'll call you tonight maybe. So yan po, balik tayo. Magandang tanong ho yan, nawala yung phone mo, gagamitin ng nakakuha ang SIM card at sa pangalan mo ang account na yun. Marami, totoo yun. Baka kasi sasabihin niya, aba, hindi na ako bibili yung SIM card. Ito, meron na eh. Mag-aarimuhan na siya at baka iniisip niya na mas malamang na narehistro mo na yan, okay sa alright siya, ang feeling niya, di ba? Kaya akala niya, safe na siya noon. May pangontra ho tayo dyan, yun, affidavit of loss, kaagad i-report nyo. Siyempre, kailangan memoryado natin ang ating SIM card number, di po ba? At siyempre, nakalagay yan sa ating telepono, no? Para hindi makalimutan, lalo na yung mga makakalimutan. Ako minsan, matagal pag bago akong bumili ng bagong SIM card matagal ko bago na memorya kaya isinusulat ko ho yun. Ganun talaga eh, di ba? Pero ngayon dapat ho natin ma-memorize yun by heart na pag sinabi anong ganyan mo kaagad, di mo na kailangan tumingin pa sa cellphone mo, di po ba? Para hindi mahalata yung edad mo. isang bagay ho yun, joke only lang, no? Yan ho. So, yan, tandaan natin na napirmahan na ng ating mahal na Pangulo ang SIM card registration. Kaya pag-ingatan po natin ang ating mga cellphone. Siyempre, yung cellphone number one, mga digital yan eh, di po ba? Buti sana kung ika nga yung ano-ano lang na hindi digital, medyo mura-mura yon. Pero pag digital,
Eh, masakit ho sa bulsa yun. Pinakamura ho yata ngayon. Nasa 3,000 o 4,000. Eh, di bibili na naman tayo pag nawala yan. Eh, malaking bagay ho yan sa ating lukbutan. Di po ba? Kaya pag-ingatan po natin at lalo pa natin ngayong meron tayong higit na pinag-iingatan ang ating SIM card na kung saan kinakailangan natin iparehistro whether we like it or not. Hindi naman sa ayaw at sa gusto natin. Gusto natin. Kaya lang minsan, it takes time, siyempre, di ba? Kaya nga iintayin po natin ang ano po, kalatas mula sa ating pamahalaan kung kailan nga nila bibigyan tayo ng panahon, hanggang kailan yung mga matagal nang hawak-hawak ang SIM card for a long time, di ba? Yung mga bago, siyempre, obligado na silang i-ano yan, i-rehistro. Eh, yun nga tayo, taon na, ako katulad ko, taon na rin yung SIM card ko, hindi pa rin nasisira. Siyempre, hindi naman ginagalaw yun eh, di ba? At saka siyempre, yung mga friends mo, yung mga naging friends mo sa Messenger, etc., Facebook, alam na yun ang SIM card mo. Pero nagtataka po ako. May tanong lang po ako, no? Katulad yan, is yung kaibigan namin kanina nung dumating. Sabi sa akin, Tita Mel, yung SIM card ko na-hack eh. Ganito, yung aking cellphone. Eh baka kasi may nangungutang daw, itinext daw yung tatay niya na sinabi, padala mo ako ng ganyan. Eh sabi niya, tinawagan ako ng anak ko kasi alam niya na hindi ako ganun. Kaya na-hack nga raw yung SIM card niya. So, malapit na ho kayo, mga hackers, na hindi na kayo makakalusot sa batas. Kaya napakaganda po ngayon ng mga pangyayari. Maganda po at sumasaludo tayo sa isang banda ay talagang ito po ay proteksyon ng ating mga mamamayan. Lahat tayo. Di po ba? Kasi maraming salbahe dyan eh. Hinahack yung ate ako. No? Nahack din yung aking SIM card noon. Pero mabuti na lang, naayos. No? At pagka hindi kayo magaling sa computer o sa sa computer, ako pinaayos ko sa manugang ko yon, pero nabalik ko rin yung aking Facebook kasi nahack nila yan. Hindi ko alam kung paano ho nila ginagawa. Kaya nga sabi ko, nako, paano naman yon yung may gumamit, matandang babae at matandang babae ang pangalan, pero alam ko na kung sino ho yun. Kaya medyo pag-ingatan ho natin. Ganyan talaga, maraming salbay sa mundo eh. Mga pakialamero at saka ang lalakas ng loob. Pero ngayon, tingnan natin kung mangingilam pa sila. No? Kasi siguro matatakot na ho sila rito sa 2 taong pagkakulong. At ano yun? 4 million multa. Biruin yun, saan ho tayo kukuha niyan? 4 million na multa. Ito nga hong pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya, hindi natin masustentuhan ng maayos, magkakaroon pa tayo ng violation na ganyan, abay, wag nyo na pong pag-isipan niya. Mga minamahal nating kadiskarte. At siyempre, iba yung pag-iingat ang ating gagawin sa ating cellphone. Sabi nga natin, isa sa mga importante nating pangangailangan ang cellphone. Alam nyo, sa gabi pa lang, inaayos ko na yung mga dadaling ko kinabukasan. At syempre, naka-secure na ang 2 cellphone ko. Diba? Isang smart, isang globe. Nakalagay dun yung sa table ko, sa kwarto. Syempre, yan ang huling-huling ilalagay ko sa bag ko na nakalagay dun. At syempre, be sure na charge nyo na ang inyong cellphone before you leave the house, di po ba? Kasi mahirap yun kung tayo ay may mga incoming calls tapos hindi tayo makasagot because lobat na, no? Pagka lobat na, paano tayo? Quiet na kahit meron tayong pero kahit meron tayong ayos pa na yung amount na pwede tayong tumawag at matawagan. But the thing is, lobat na nga. Kasi nakalimutan nating i-charge. Yan o yung mga kailangan nating a night before, kailangan ayusin na natin. At syempre, i-secured na ang ating mga cellphone ay nasa bag na natin bago tayo makaalis ng bahay. Para hindi ho tayo na natataranta. At napakakawalan ng mga solusyon kapag wala tayong cellphone. Di po ba? O, paano? May sasabihin kayo doon sa naiwan nyo sa bahay? Hindi nyo masabi. Dahil wala.
nakayo, durante na kayo ay nagbabiyahe, iintayin nyo pang makarating kayo doon sa inyong pupuntahan para nang tumawag doon sa gusto nyong tawagan. O yan po yung mga senaryo, no? Na kung kaya't ang cellphone ay talaga namang dapat na binibigyan ng pansin at pagpapahalaga. At syempre, lalo pa ngayon, na wag na wag nyong pabayaan ang mga cellphone because of the SIM Card Registration Act. Baka tayo magkaroon pa ng problema. Eh, alam nyo man, ang dami-dami na nga problema natin, dagdag pa yan pag nawala. At syempre, yung ating pagkamakakalimutin, gagamutin natin sa pamamagitan ng pagsusulat. Pwede ho natin isulat yung mga sa gabi pa lang, yung mga plano natin. Things to buy, things to do, things to bring, mga ganon, di po ba? Para i-check-check nyo lahat yan, para yun ho, ay makakatulong sa ating pagkamakakalimutin o kaya marami tayong mga ginagawa. Ililista ho nyo yun. Sa gabi pa lang, ano ba yung mga dapat kong gawin, na kailangan kong gawin, na mga dapat nating makuha o dalhin sa mga ganyan. Para alam nyo, mas maalwan ho sa ating damdamin at isipan kapag ang ating pong bago tayo umalis sa bahay ay na, lahat po ng ating mga pangangailangan at mga importanteng dapat nadalhin ay nadala natin. Kesa yung kung kailan ka nandun sa bus o ano, ay nako, kailangan bumalik ako kasi kailangan ko yun, ganyan-ganyan. Hindi po ba napakalaking istorbo yun at gawak sa ating mga plano na yung mga dokumentong gusto mong dalhin, nakalimutan mo because of lack of preparation a night before. That's it. So tayo po mga kadiskarte ko, gamutin natin yung ating sarili na tayo ay wag nang maging makakalimutin. At gawin na natin practice ho yun na pagkagabi, before we sleep, no? Eh, lagay na natin ho yung mga bagay-bagay sa isip natin o ilista. O pag nalagay nyo na doon, o things to buy, ano ba yung mga dapat mong bilhin bukas? O things to do, ano yung mga una mong dapat gawin? O yan na ho, things to bring, o yung mga ganun-ganun, di po ba? Napaka-importante ho yun. Subukan po nyo yung ganun pamamaraan at tayo po ay makakaiwas sa stress. Siyempre naman, alam niyo po, pag naiwan natin yung mga importanteng bagay na dapat nating dalhin, hindi po ba napakalaking stress niya? Alimbawa, nasa bus na tayo, naiwan natin yung isang cellphone natin. Anak ng baka, parang ang dating ho, na-stress tayo, gusto mo nang bumaba, pero hindi ka naman makababa kasi nga, nandun na kayo sa highway. Another, sabi ho ni Diding, Tita Mels, ngayon kahit mga bata pa, meron ng mga cellphone at karamihan nga may mga FB account na. So, pwede pa sila makaparehisto ng kanilang mga SIM card? Yes. Pero, syempre, tutulungan ng mga magulang. No? Kasi, lahat po, walang exemption dyan. Syempre, kung yung mga bata nyo, binigyan nyo, yung mga anak nyo, ay binigyan ng cellphone, ay ba, accountable naman yan sa mga magulang sapagkat sila ay minor de edad pa. Yan po yung aking pagkakaalam. So, alam natin na importante yan sa mga bata, i-registerin nun natin at isasabihin ho ninyo yan kung kanino yan, pero kayo ang ika nga ang mga magulang, yan po yon, no? So wag nating ika nga tanggalan o tanggalin ang kagustuhan ng ating mga teenager na mga anak o mga estudyante na sila ay mawalan ng mga cellphone because of the SIM Card Registration Act. Bigyan ho natin sila ng pagpapahalaga yon. Madali naman ho yun, iparehistro. Samahan nyo sila, sabihin sa kanila yon, mga ganyan-ganyan, di po ba? Yun ang nararapat natin gawin. Kasi walang exemption dyan, Diding. Ano? Okay, sa alright, ang mga tanong mo, thank you very much. Ano? Yan na po, tandaan natin, para huwag tayong ma-stress, number one, kailangan ang ating mga cellphone ay ika nga naka-secured lagi. Bakit? Yun na nga, komunikasyon. Kahit saan tayo pumunta, kahit na tayo nasa bundok, malayo tayo sa ating pamilya, whatever, ang ating pong pag-uukulan ng pansin, ang ating lulutas sa ating mga problema ay ang ating cellphone. Yan, di ba? Kasi yung communication, napaka-importante po. Kasi pag yung tinatawagan nyo, hindi sumasagot, yung pala naiwan yung cellphone, akala nyo, dinededma kayo, o akala nyo,
nakapatay lang yung cellphone niya, hindi nyo alam na naiwan niya pala sa bahay. Yun ang mga, ano yan, yung mga repercussion ng mga pangyayari kapag naiwan nga eh. Paano kayo magkakaroon ng communication? Isa lang yung may hawak na cellphone. Hindi ka matawagan kasi yung cellphone mo, naiwanan mo. So to avoid all those things, na syempre, pag naiwan mo yung cellphone mo, masyado ang inaabot nating stress, no? Siyempre, iniisip mo, naku, tatawag si ma'am ngayon. Ganito pa naman, paano yung deal namin? Ganyan-ganyan, no? So, eh kayo, gusto mong bumaba, eh nasa highway ka, paano yun? Maghihintay ka pa makarating ka sa lungsod. Tapos babalik ka pa. You see, napakalaking gawak sa, ano, sa mga schedule natin sa pang-araw-araw, no? Yan ho talaga eh. Tayo po ay nakasanayan na natin ang pagsa-cellphone at dahil alam natin na napakalaking tulong yan sa bawat isa sa atin sa mga mamamayan. Sabi nga nitong ating kaibigan na si Diding ay ultimo mga bata may cellphone at hindi lang ho yan. Yung mga matatanda rin, naka-cellphone yan. Di po ba? At siyempre, much more na dapat ho sila magka-cellphone kasi mga may edad na yan, lalo pa kung nag-iisa sa bahay, yun lang ang kanilang kanlungan, yung cellphone. Kung mayroong silang mga pangangailangan, pwede nilang i-text yung kanilang mga mahal sa buhay o sila ay kamustahin, di po ba? Eh, ang hirap naman ho kasi yung iba, yung mga ibang anak nakakalimot na eh. Kahit man lang kamusta, wala. Napakasakit, Kuya Eddie, di po ba? Pero huwag natin pag-usapan ho yan, nakakalungkot lang ho yan eh. Pero yan po talagang katotohanan sa buhay ng tao. May mga tao pong mapalad sa kanilang mga anak dahil naaalala sila. Alam niyo po, yung pagpapaalala sa mga magulang, hindi po importante ang pera. Lalo na pag matatanda na inyong mga magulang, ang importante sa kanila, maramdaman nila na sila pa ay importante sa inyo. Sila na nagbigay sa inyo ng magandang kinabukasan at buhay. Pero hindi ho yung pinapatanaw dahil yan ay talagang obligasyon ng mga magulang. Pero bilang isang anak, eh yan ho, obligasyon naman natin yon. Pero yan, napag-usapan lang natin, medyo lumalawak yung ating topic kasi ho, magkakaugnay naman yan. So, yan pong cellphone, talagang isa sa mga importante na bagay sa parte ng ating kabuhayan ngayon. Hindi lamang ang mga normal na Pilipino na ika nga yung mayayaman o yung mga nasa middle class. Ultimo ho yung mga mahihirap. Lahat po tayo ay may karapatan na makabili ng cellphone at gumamit provided this time ay atin pong irerehistro ang ating mga SIM card para din sa ating pong kapakanan. So, mga minamahal kong kadiskarte, maraming salamat po sa ating pong araw na ngayon. At ako po ay natutuwa dahil nakasama ko na naman kayo at sa tamang oras, di po ba? So, yan po. Nais ko munang batiin yung aking mga kaibigan. Oh, napanaginipan ko yung aking friend na si Miss Eunice Abanto. How are you, my friend? Kumusta ka na? At syempre, I want to say hello to Miss Emily Briones Molo, isang mahusay na guro from Manila Science, Manila High School. And my inaanak na isang guro dyan sa Quirino High School. O, kumusta ka na anak? At medyo inuubo ka pa ba? And syempre, I want to say hello to Dr. Loida D. Diaz, ang ating former principal ng Arellano High School. Hi, ma'am. Thank you po sa mga ano nyo, sa messenger. At of course, I want to say hello and lagi ko pong binabate ang aking pong mahal na dating department heads ng English Department, si Ma'am Antonieta D. Tapang. Kumusta kayo, ma'am? Lagi kayo mag-ingat ho kasi alam niya man si ma'am eh. Alam natin, talagang bagay sa kanya yung apelido niya, Tapang. Matapang talaga yan. Matapang sa buhay. Of course, I want to say thank you very much to Mr. Ray Pabilona, ang ating pong mabait na accountant. Thank you, sir, sa inyong pong mga tulong. At nais ko pong pasalamatan ang lahat po ng ating mga kaibigan na sumusubaybay sa ating pong programa. At lagi ko pong sinasabi na please like us, subscribe us, follow us sa ating pong YouTube channel, sa ating pong Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting, at lahat po ng ating mga programang amin pong iniaalay sa inyo. This coming Saturday, we would like to remind you na meron na po tayong musical extravaganza. We'll try to contact our musical mga musikerong magagaling, no? Kaya
Medyo magkakaroon po naman tayo ng mga pag-i-enjoy this time, this Saturday. So hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, lagi ko pong sinasabi sa inyo, I love you all. Bye-bye.